What up guys, Joe Mario Gonzalez. Kamusta? Guys, may bad news ako para sa inyo. Lalo na sa mga kaibigan kong riders, no? Motorcycle owners. I'm sorry guys. Batas para sa mas malaking plaka ng motorsiklo. Pirmado na ni Duterte. So, ang nangyari, no? Pinirmahan na ni Presidente Duterte yung bagong batas, which is yung Republic Act 11235, no? Or also known as Motorcycle Crime Prevention Act. So, basically, lahat ng mga riders or motorcycle owners eh required na magkaroon ng dalawang plaka. But wait, there's more. Hindi lang basta dalawang plaka, guys. Dalawang malaking plaka, guys. Dalawang malaking plaka. That's right. At I feel bad talaga, guys. I feel what you feel. So, what are we gonna do, huh? Let's review memes. Meme review. Ito nakita ko lang sa Facebook feeds ko, no? Galing kay Jefferson D. Antonio. HK Gordon, parang Shabu yung pinanukala mo. Di mo ko pinatulog kakaisip saan ilalagay yung plaka mo. Puntahan mo ako dito sa bahay. Tulungan mo ko kung saan ko ilalagay yung plaka mo sa unahan. I mean, may point si Kuya, no? Hirap nga naman kasi maglagay ng plaka sa harapan. Hindi ng plaka, malaking plaka. Pero sabi doon sa nabasa ko, no, sa isang article, no, required na ilagay yung plaka sa harapan eh doon sa taas ng kanabela. So, hindi ko alam paano nila gagawin, no, pero kahit anong isipin ko talaga, it's not gonna work. Good morning, everyone! May solution na sa double plate. Huh, that will work. Republika ng walang plaka, tinoble pa. Come on. Hirap na hirap sila maglabas ng plaka para sa mga bagong register na motorcycle at mga vehicles, you know. Tapos ngayon magre-record pa sila ng dalawa. Hindi lang dalawa, malaki pa. At ayon sa nabasa kong article, no, hindi lang basta plaka. May color code pa yan, depende kung saan region kayo nakatira. So, mas mahirap na production, mas matagal na process. So, dahil sa natupad na to, no, guys, ganito yung i-expect nyo magkikita sa daan. That's right. Registered, but no plate is available. Dahil sa aprobado na nga itong bagong batas na to, no? Which is the Motorcycle Crime Prevention Act. Bakit nga ba nila naisip na gawing bagong batas ito? Para nga daw ma-prevent yung motorcycle crime, right? That's understandable. Wala akong kontra dyan. Sino ba namang hindi gustong mapigilan yung mga any crime na nangyayari? But, there's a big but. I mean, hindi yung big. You know what I mean? It's a big pero. So, ito yung mga possible problems na pwedeng mangyari, no? Well, first of all, this is my personal opinion. So, huwag kayong masyadong serious. Una-una, safety. Ayon dito sa article from Top Gear, no? Safety issues of riders, commuters, pedestrians, and other road users are at risk due to the installation of the license plate in front of the motorcycle which is not designated or which is not designed and have no provision to hold license plate. Paano? MDPPA official also expressed the possibility that the rider's face might land on the license plate. It's all about the handlebar, which is the manubela, no? In the event of collision and when encountering strong winds, there's the risk of the front license plate made of aluminum breaking loose from its mounting and eventually hitting the rider. At kung sakali yung isang rider ay nagdrive tapos mahangin, na may possibility na maalis yung pagka-screw ng license plate doon sa front, pwedeng tumama doon sa mismo rider or pwedeng tumama sa ibang tao. So, which is hindi talaga safe, no? And I agree with that. So, am I saying na mas unahin ko yung safety ng riders kesa sa pag-prevent ng crime? Well, I'm not really saying that, no? Pwede naman pag-combine safety ng rider at pag-prevent ng crime. Sabi ni JV Ejercito, I brought up safety concern of putting a big plate on motorcycle, especially in front. Made some suggestion to make it safe like use a sticker or RFID instead. Possible problem number two, pangit tignan. Imagine, no, yung mga motorcycle lovers, mahal na mahal nila yung motorcycle sila, no? They work hard para, you know, mapaganda itong mga motorcycle sila. Tapos lalagyan mo lang ng malaking plaka sa harapan. So, I don't know, parang insulto para sa mga riders. Kumbaga, pangatlong problema na nakikita ko, no, eh yung license plate production. Kung napapansin nyo, no, ang dami nagsasabi, sabi nila, ang Pilipinas ay republika ng walang plaka. Which is my sense naman. Kasi napansin ko, no, ang daming mga motorcycles, daming mga sasakyan, no, mga bagong rehistrado pero walang plaka. Well, may ini-issue sila pero pansamantalang plaka. Which is, magkikita natin yung problem sa production, no. Hirap na hirap sila mag-produce
ng isang plaka sa isang sasakyan o sa isang motor, it takes forever para ibigay yung license plate. At pagkatapos, ngayon mag-i-issue sila ng dalawang plaka sa motor. Ang makikita natin sa daan for a while, ganito, registered, no plate available, front and back. The question is, will this law actually prevent motorcycle crimes? I mean, in my opinion, no, not really, no? Let's just say na natupad na, no? Which is natupad na talaga itong batas na ito, no? Let's just say may mga motorcycles na may plaka sa harapan sa likod na. Mapipigilan ba itong mga kriminal na gumawa ng krimen? Sa tingin ba ni Gordon, ganito yung mangyayari? Mga alagad, kinalulungkot kong sabihin pero napirmahan na ni Pres Duterte ang bagong batas. Kailangan natin hinto ang pagra-riding in tandem. No more riding in tandem, guys. Maghanap na lang tayo ng normal na trabaho. I'm sorry, Guardian. That's not gonna happen. Dahil sa tingin ko, itong mga criminal, no, mas matalino pa sila kaysa sa akin. So, gagawa sila ng paraan para, you know, go lang ng go. Keep in mind, guys, no? Mas malaking plaka, mas madaling takpan. Sino nga ba talaga ang magiging apektado nitong batas na to? Mga criminals ba? Gagawa at gagawa ng bagong paraan niya, no? Para gumawa ng krimen. Ang apektado lang dito sa batas na to ay ang mga kaibigan nating riders or motorcycle owners. Nice job, Gordon. So, ano nga ba talaga dapat yung solusyon na kailangan mangyari para ma-prevent itong, you know, motorcycle crime or any crimes, I should say? Double plate? Ano ba dapat? Police presence. Pagronda ng mga police, no? Pagbantay sa mga matataong lugar, sa mga liblib na lugar kung saan, you know, usually na nangyayari itong mga krimen na to, no? Especially itong motorcycle crimes na nangyayari. I don't know, guys. That's just my opinion, no? Sino ba naman ako? Senator sila? Tama sila? Mali ako? Mali tayo, guys? So, yun! Sa mga kaibigan kong riders at motorcycle owners, at sa ibang 6 million motorcycle owners sa Pilipinas, no? I'm sorry, guys. Just do what you gotta do. At sana mabago itong law na to, no? So, yeah! Cheer up, guys! Magiging okay din na lahat. At, yun! See you next time.